success ng show. Yung sa prep lang. Kasi nga ba? Huwag na tayo mag-wake up ang short. Ayan, syempre po, ayan, Mondays na ng Saturdays na yung Prima Donna. Syempre, sobrang saya at nakaka-overwhelm kasi ang daming tao na na-inspire namin. So, nakakatuwa lang po sa akin. Ayan, masaya po ako dahil nagsa-start pa lang po yung story po namin and ginagawa na po yung support po nila sa amin. And ayun, excited po ako para sa mga viewers po dahil sa mga dami po namin ipapalabas. And masaya po ka dahil nag-i-enjoy po sila and may na-inspire po kami sa kwento po namin. Siyempre, nagpapasalamat din po kasi lahat sa sumusuport sa Prima Donnas. And siyempre, masaya-saya po na nakikita na yung mga tao na tutuwa po sa kwento namin. Pagpagod na po kami sa taping, parang naisip po namin na worth it po yung pagod na po sa set. Kaya mas ginaganahan pa po kami na mas galingan po kada taping. Nai-inspire po ako sa ratings po ng show, sa success po ng show na pagbutihan pa po namin kasi ang dami pong nanonood, ang dami pong mag-expect sa amin. And nakaka-pressure din po kasi yung expectations po ang tataas. Pero all in all po, sobrang happy ko po. Nagbabasa ka ba ng comments or naapektuhan ka pa ba ng mga... Nung mga muna po, naninibago po ako kasi bagong kontrabida po, so nasasaktan po ako sa mga comments. Pero ngayon po pinagtatawanan ko lang kasi hindi naman po nila ako kilala as Elijah, kilala lang po nila ako as Priyana. May mga kumakausap pa sa'yo sa labas pag, ano, pag nasa labas ka, nasa mall, may, ever may, ano, tumawag ba sa'yo by name mo sa show? Opo, kahit po sa school, actually. Nagugulat na lang po ako kahit po yung mga teachers po tawag sa akin, Priyana! Thank you, Ms. Kate. Next question is from Mr. Alan Sanpon of Star Football. Hi, good. Congratulations. Thank you. The first time we met, dun sa may candy, ano ba? Dessert Museum. Dessert Museum. Yeah, Dessert Museum. So, malayo-layo na yung dating ng Prima Donnas. Kayo personally, ano yung na-discover nyo sa isa't isa? Kasi nung time na yun, silang tatlo, di ba? Parang, bago pa. Parang friends na kayo. Pero ngayon, as kumbaga, mas lumalim yung mga yung relationship ng magkakaibigan. Ano yung na-discover nyo sa isa't isa? Bilang magkakaibigan. Ayun po, syempre, una kay Jillian po. Nung times po nag-worship pa lang kami, sobrang tahimik po niya. Then habang tumatagal na po, ayun po, habang tumatagal, nagiging maingay na po siya kagaya ko. And si maingay po ko sa kanya, inaamin ko po. And si Sophie naman po, ganun pa rin, tahimik, mahimik, pero makulit din pag nasa tent, yung pag-off cam. Si Ellie, mandita po yan sa... Ako na naman! Ako na naman! Si Ellie, madaldal din po yan. Lagi po yan ang tatagal. Opo. Yun lang po. Madaldal. Yun lang po. Ayun po. Noona, parang pareho din po sila sa akin na tahimik lang po sila. Ngayon, ang iingay po nila, yan si Ellie lang dadagan po. Minsan hindi po ako makahinga. Pupunta lang po siya sa tent, tapos dadaganin niya lang po ako. Ayun. Ganun ako maglambing eh! Oo na. And, ayun po, na-discover po sa kanila, masisipag po sila sa game. Pare-pareho po kami na pag dumating po sa set, nag-usabi po dapat yung lines. And ayun, nakita ko din po sa kanila na very hard work po sila. And gusto po talaga nila yung trabaho po nila. And para sa akin po, na-inspire po ako bilang co-actor po nila to do better din. And ayun, masaya na po ako na ayun, maayos po yung workplace po namin. Na maayos po. Okay ba yun? Okay. Kasi nag-ano kami, ano nga aminin namin, nagamit ko sa kanya na akala ko mataray siya kasi sobrang tahimik niya. Pero nung nakilala ko siya, nung napunta kami sa sindikato, doon talaga lumabas yung mas naging open ka po sa isa. Sobrang open. Yung sobrang bubbly po na si Seth kahit 1 AM. Sophie! Yung si Jillian naman, sobrang bubbly niya rin. Para siyang ate namin,
bibigyan niya po kami ng advice sa mga problems namin. So, para po lang siya, mommy. Mommy. So, si Ellie naman. Matagal siya mo. Ayun, seriously. Joke lang. Si Ellie naman po kasi sobrang takaw. Ano ba takaw ka lang lagi pinag-picture pa niyo? Hindi, kasi dati ko po po ito nakakasama. And ang masasabi ko lang po, sobrang bait po ni Ellie. Malibre mo po. Pag-apilitan ka ba sabihin niya na? Opo yun. Sobrang bait po niya. Sobrang opposite po ni Brianna. And ang masasabi ko lang po dito sa Prima Thomas, mas naging close ko po. Kaya naman tayo sa akin. So, si Andrea po kasi, ito po yung first show na nakasama ko po siya. Nung una po, akala ko masungit siya kasi lagi po siya. Grabe, ganun! Ganun? Pero, sobrang niya po na maingay. Ganon. Kasi, lagi po siyang ganito lang. Tapos, mamaya-maya, Mami ko yung ganon. Tapos, si Jillian naman po, iba yung tingin sa akin. Si Jillian naman po, sobrang hardworking niya. Pero, kapag nasa 10 po, kung ano-ano na po pinagagawa. Ano ginagawa ko? Nag-iingay, nag-iingay, nagkakwento, nag-MM. Tira po yan matulog sa atin. Hindi, ngayon po. Parang hindi siya natulog eh. Actually. Men of picture. So, hindi naman po. Binibidyo po nila ako natutulog ako. Kaya takot na siya matulog. Si Sophie naman po. Ano yan eh. Nung una din po, sobrang itim na parang hindi po kami nagkasama dati sa isang show. Tapos, ngayon po, kapag magkasama kami, lagi, ang cleaning niya po, sobra. Tapos, maingay. Pero po, ang maganda po sa kanila, kapag work, work po talaga. Tingin niyo ba mamaya? Sige. Last na lang. Kasi kayo yung mga upcoming stars, di ba, ng mga kapuso. Kung bibigyan kayo ng chance to, ano, to, kumbaga, yung tahakin yung genre nyo bilang actress, ano yung gusto nyo tahakin? Ikaw ba? Gusto mo na talaga maging comedy for life? Kasi yun yung important mo? Or parang dramatic actress or comedy actress, mga gano'n. Ano yung genre yung gusto nyo tahakin? Punta ka na yun. Ano po? Gusto mo po ipagpatuloy yung pagiging kontrabida ko po? Wala po, sa'yo po malakit eh. Joke. Joke na. Hindi, gusto ko po siyang ituloy kasi parang ito na po yung bagong challenge sa amin bilang artiste. Kontrabida po na comedy. Yun po, gusto ko po talaga siyang itry. May pinipeg ka ba sa pagiging kontrabida? Or sino yung mga pinapanood mong kontrabida, mga legendary actress that you want? Wala po akong ginagaya po kasi gusto ko po kasing gumawa ng sariling pangalan ko po sa pagiging kontrabida. Pero ang mga pinapanood ko po is si Miss Liza De Castro, si Miss Sherry Hill po, sila Ate Kailin po. Kasi po sa kanila po po yung parang talagang naiinis as a viewer po. Siguro po ang gusto ko na po ituloy yung pagiging drama actress po. Hindi ko po alam, masaya ako pag umiinom. Siguro po pagdating sa pagiging drama actress, gusto ko pong maging someone like Ate Barbie ni Tessa. Kasi parang kahit ano po role yung ibigay sa kanya, kayang-kaya po niyang dalhin. Ako po siguro character actress po. Yung kahit anong character po na ibigay po sa akin, basta gagampanan ko po ng maayos. Kahit kontrabida, drama, comedy, or kung ano man po. Basta, ayun, gagalingan ko lang po sa kung anong project po na ibigay po sa akin. And para sa akin po, gusto ko po yung paiba-iba kasi talagang ibang challenge po yun. Ako din po kasi bilang artista, sa kada character po na binibigay po sa akin, may natututunan po ako. So, sa paiba-iba pong genre, parang lumalawak po lalo yung imagination ko and creativity. Ako naman po, ngayon lang po ako naka-experience ng character na matapang. So for me, challenging po talaga siya nung una, pero habang tumatagal, na-enhance ko naman po siya. So para sa akin, gusto ko po yung katulad kay Jill, yung iba-ibang character. And gagampanan ko naman po yun, kung ano yun. And kasi po nung mga first, iba ko pang show, more on na hinhin, ganyan, more on drama. So parang, why not magtry ka pa ng iba?
Thank you. Congratulations. Thank you po. Thank you, Mr. Alan. Next question is for Mr. Chad. Hi. First is congratulations dahil yung first episode niya ng Saturday ay tinalo niyo yung katapat ng show. So, my question is, how does it feel? Or ano yung una yung reaction nung malaman niyo na mag-close or matatapos na yung katapat ng show sa kabila? And then, ang makakatapat yung bago is talaga yung mga veteran actors na nalang mga big stars. Ayun po, nung nalaman po namin yun, super challenging. Kasi, ayun po, super challenging kasi katapat namin mga veteran. Alam naman natin na sobrang gagaling po nila. So para sa amin, mas gagalingan pa namin, bibigay pa namin yung best namin in every work po namin. Ako naman po, syempre challenging po siya, pero may trust po talaga ako sa show po namin. And ayun, para nga po sa akin, hindi naman po importante talaga yung matalo po sila ng matalo or lagi po manalo gano'n. Basta sa akin po, may nakabwento po kami na maganda. Yung storya po namin, pinag-inirapan po namin. Yung bond po namin sa set, maganda po yung bond po namin, na strong po kami. Para sa akin po, importante po na may na-inspire po kami. And ayun, yung work po namin, ginagawa po namin with Lord for God. And yun sa viewers po namin. Basta, ayun, challenging, pero hindi natatakot. Hindi naman natatakot. Siyempre po nung nalakot po na last 2 weeks na lang nila, siyempre nalap po akong na-challenge na bagong story na naman po ito. So hindi na po kami sigurado kung anong story po yung mas magugustuhan ng audience. Pero ngayon po yung sinabi ni Jill, hindi naman po mahalaga sa amin. Mas marami po nanonood sa amin. Ang mahalaga lang po sa amin yung may natutunan po yung mga nanonood and may nai-expire po kami mga tao. Ano din po, na-challenge din po ko noong una kasi ang gagaling po noong sa kalabot po namin na show. Pero po, hindi po natatakot yun. Kumbaga po kasi, katulad nga po ng sinasabi nila, wala po kami pakialam kung mas marami nanonood sa amin or mas marami po sa kanila. Kasi we're doing this to inspire people po. And inaalay lang po namin ito kay Lord. Brianna, what do you think ang naging... And for the others naman, since lumalaki or lumawak pa yung time slot nyo, ina-expect ba na may mga papasok pa mga bagong character sa show? Siyempre, yes, meron po. And pumasok siya si Ruben, so doon niya po yung makikita. Sino nga ba si Ruben? Sino siya sa buhay ng Donas? Or may kinalaman nga ba siya? May kinalaman nga ba siya sa tatlong Donas? Or wala na? Sino siya natin ang si James Blanco. So, sino siya? Kalaban ba siya? Or nagiging kakasin? Yung po yung nakapangin. Ayun po, siyempre, as sinabi ko nga po, kaka-start pa lang po ng mismong story po namin. Sa plot po namin ngayon pa lang po nagsistart yung Prima Donas. So, mas marami pa po papasok. And ayun, ang dami pa po hindi nakaklaro po sa kwento po namin. Like, sino po ba si Donna Marie? Sino po ba siya nanggaling? Sino yung mga magulang niya? And ayun po, may bago po kami character po dito na si Sir James Blanco po as Ruben. And marami pa po papasok dahil from Mondays to Saturdays po kami and napakahaba pa po ng show ina-expect po namin. So, ayun, thank you Lord. How about sa mga makaka-love angle niyo or makaka-love interest? Meron bang mga twist na marami ba? Sa ngayon wala po akong idea. Pero sa mga character po na dumadating, na-excite po ako. Yun nga po si Ruben as si James Blanco po. Ano ba siya, kampi ba siya or kalaban? So, nakaka-excite. You mentioned na maraming pagbabago sa love angle. Ano yung changes?
baka po kasi